Kamusta po YouTube? Magandang umaga po, tanghali at good evening po sa inyong lahat. Siyempre po sa mga kasama po namin at lagi po namin kakwentuhan dito po sa Papong TV. Ako po ay lubusang nagpapasalamat sa inyong lahat mga utol. Kung bago po kayo dito, huwag na huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Siyempre po, paki-like na rin po, paki-hit niyo na rin po yung notification bell. Dahil everyday naman po tayo nag-upload, araw-araw po tayong tumutulong at nagbablog mga kapapong para maihatid natin at makapagbigay po tayo ng solusyon sa mga kaibigan na namumblema po sa paksang relasyon. Mga kapatid, mga kapapong, mga kaibigan, mga kasama, kung sa kasalukuyan kayo po ay running into a solution sa ex natin, sa taong mahal natin mga kapatid, na kumbaga sa ngayon ay hindi na po tayo nakakakita ng linaw, na ang tanging clear lang po sa ngayon ay yung sakit na nararamdaman natin. Ito po ay very horrifying, ito po ay talaga namang frustrating mga kapatid, at kahit po sino ay hindi gusto ang ganitong klaseng situation. Magandang talakayin ito mga kapapong. At sa araw na to, tulad nga ng ating layunin at lagi nating ginagawa, ay gumagawa po tayo ng mga very effective na solusyon, mga paraan kapatid, para matulungan po naman po kayo at para ma-achieve naman po natin ang taong mahal nga po natin. Pero bago po yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o. Welcome po kayong lahat mga kapapong. Bago po tayo dumiretso, nais ko po muna sanang mag-invite na paki-like, follow and visit naman po tayo sa ating Papong TV FB page, dahil dito po tayo naglalagay ngayon ng mga short video natin, mga latest update natin at mga bago po sa ating channel mga utol. Sa mga kaibigan natin, mga kapapong, na namumblema at nais po tayong makapanayam, sa mga nais pong isang guni ang kanilang suliranin, ay mag-iiwan po tayo ng link on the description below, mga kapatid, para naman marating at maabot niyo po ako at matulungan ko po kayo, mga utol. Ang paksa na ipapaliwanag natin sa araw na to ay psychologically proven. Ito ay yung kadalasang hinahanap or biglang naiisip ng dumper or ex natin mga utol. Halimbawa nga po na kayo ay kasalukuyan or biglang hiniwalayan. Kasalukuyan or bigla ring binaliwala, ay ito kagad ang unang-unang hahanapin nila. Itong apat na to mga kapatid ay pwede nating gawa ng paraan. Kumbaga lagi ko nga pong sinasabi na kung ano yung apat expectation po ng dumper or ex natin, dapat po mga kapatid ay binabago natin ito. Hindi natin ibinibigay yung hinahanap nilang sagot. Same thing din po ito kung halimbawang binavalidate nga po niya ang nararamdaman niya at nararamdaman niyo mga utol. In my years of experience po as a recovery relationship coach, ay lagi ko pong sinasabi na kailangan nating maging confidence. Pero maging confidence mga utol ay hindi po sapat. Kailangan meron din pong kasamang humility ito. At kung ito po ay i-combine natin, ay maaaring maging epektibo ka sa ex mo. Ang ex po natin mga utol ay siguradong magkakaroon ng pinaka-apat na tanong nito kaagad-agad. Ang una nga po dyan, number one, ano po ang ginagawa nyo sa ngayon? What are you doing and up to these days? Importanteng-importante sa kanila to, at talaga naman pong meron silang curiosity automatically na alamin kaagad kung ano ang nangyari sa inyo at ano nga po ang pinagkakaabalahan nyo sa ngayon. Ito po ay immediate natural instinct po ng isang dumper or ex mga kapatid na alamin man lang kung ano ang nangyari sa iyo. Lalong-lalo na kung siya po ay naging karelasyon natin at kumbaga nangungulit kayo ng mga ilang araw o nakapag-usap nga po kayo ng masinsinan at mabigat katulad po ng isang breakup. Antimano mga utol, kung kayo po ay sadyang mawawala o magbibigay nga po ng distance, ay siguradong magiging interesado siyang alamin kung ano nga po ang nangyayari sa inyo sa kasalukuyan. Ang sagot dito, feel your ex on what you've been up to. Since nga po nung kayo po ay nagkaroon ng breakup or sadyang nagkaroon nga po ng space between mga kapatid, ito po ay sadyang mas magiging effective kapatid kung totoo. Pero syempre hindi tayo pwedeng sumobra or kulangin in terms of situation. Kailangan pong maging neutral tayo dito mga kapatid para naman po talagang paniwala at epektibo. Feel your ex sa ginagawa mo ngayon must be positive.
na andyan yung halimbawang kayo nga ay may bagong trabaho, may bagong business, may mga bagong kaibigan na pinupursue, at talagang may mga magagandang lugar, or let's say event na pinupuntahan. It should be really positive at talaga naman pong inspiring. Maraming ways, lalong-lalo na po sa generation ngayon mga kapatid, ay talaga naman pong marami tayong pwedeng gawin na may inspired at bibelieve ang ex natin. Isang way din po kasi ito na magsisignal sa ex mo na you are not totally damaged mga utol. Dahil kung ikaw ay depressed at talaga namang wasak na wasak mga utol, alam naman po natin na ang dumpy, if ever na damage, ay walang kakayahan na mag-move forward sa buhay niya mga utol. Ito po, antimano kung mababalitaan ng ex natin ay sadyang magbibigay kagad ng impact sa kanya. Lalong-lalo na kung naiisip niya, expected niya, ini-imagine niya, nababalitaan niya at nakikita nga po niya na kayo po ay lugmok at nahihirapan mga kapatid. Number 2, what are your plans after the breakup or sa oras na to mga utol? Interesado pa rin ang ex natin, although alam ko intentionally ay hindi po niya ipapakita or ipapaalam man lang sa atin na siya po ay nagtatanong or let's say a little bit interested nga po sa mga plano natin. Pero I'm sure na ang ex natin would be really happy to hear or to know anything about sa mga plano mo or kung ano nga po ang mga iniisip mo sa ngayon. Kung ikaw ay nakikita pa rin niyang moving forward na kunyari nga po ay may planong pumunta ng ibang bansa, may planong magbakasyon sa mga places na talaga namang gusto rin po niyang puntahan, may mga balak gawin sa buhay which will be very positive nga po in appearance, ay talaga naman pong makakapagpabago po ng perception ng ex mo mga kapatid. 1 and 2 na po tayo na talaga naman pong kailangan po nating baguhin kaagad-agad putol. Huwag na po nating haluan ng drama or let's say medyo mag-emote tayo. Napipilitin natin o ipapaalam natin sa ex natin na nahihirapan po tayo kapatid. Ito po ay sadyang hindi magiging epektibo, lalong-lalo na nga po na ine-expect niya tong 4 na to. Number 3 mga kapatid ay lagi na natin binabanggit. Your ex will naturally seek validation. Aalamin po niya kung ikaw po ay still apektado pa rin or talagang kayo po ay naka-move on na. Sabi ko nga po, ito po sometimes hindi pinapahalata ng mga ex natin. Pero somehow, ito po ay parang race between sa kanya at sa iyo mga utol. Sometimes, ito po ay parang racetrack. Sino kagad ang unang makamove on ay parang yun na ang panalo sa situation. Kaya nga po nagkakaroon ng parang mind games or struggle paminsan-minsan. Letting your ex to know yung kabaliktaran na gusto natin mangyari na parang pinaparamdam natin sa kanya on how affected we are mga utol ay sadyang hindi magiging effective kung ipapatuloy mo pang ipakita sa kanya. Mas maganda at mas magkakaroon po kayo ng chances, better chance mga utol kung ipaparamdam mo sa kanya na ikaw po ay nakarecover na at hindi na po apektado. Sometimes may mga relationship na mahaba ang pinagsamahan, given na po yun at talaga namang hindi natin pwedeng itago. Pwede naman po nating iparamdam na we still care about your ex sa kanya po, kapatid. Pero syempre, wag na po nating ipakita na tayo po ay still naka-hold on pa rin doon at talagang apektado-apektado, hindi nga po nating makayang humakbang o gumawa man lang ng mga bagay-bagay to move forward po sa buhay. Kailangan-kailangan na po na sa mga oras na to kung saan ina-expect niya ay wag niyo pong ipaparamdam at ipapakita sa mga mata niya, kapatid, na kayo po ay apektado. Kailangan po stable. Pang-apat po, nahahanapin at talaga naman pong very interested ang ex natin to know is how do you intend to move forward mga kapatid? Papaano ba ang balak mo or papaano mo ba isasagawa na mabuhay at i-continue nga po ang life mo without po siya utol? Kasi po in nature, marami sa mga ex natin na kahit po nakipag-break na or let's say decided na nga pong lumayo sa atin, ay still very interested pa rin po to find out, to know kung paano mo tatahakin yung life nang wala po siya. Siya ba ay parang completely tinalikuran mo na kapatid or talagang pwede pa rin siyang umagapay or pumartner sa'yo? Kaya nga po kung nakikita niya na parang ang plano mo lang ay nandun ka lang sa kwarto, hindi nagtatrabaho, hindi pumapasok, nasa bahay lang mga utol, ay nakikita niya na parte pa rin siya noon dahil alam niya na siya ang cause. Somehow mga utol, it makes your ex stronger tulad nga po ng binabanggit ko parati. Kaya kung ipapakita mo sa kanya na kayo po ay moving forward, nagpaplano, humahakbang, inaabot yung mga dreams sa buhay kahit wala siya, alam kong ito po ay opposite ng gusto nyong marinig mga kapapong.
Pero ako na po nagsasabi na kung babalik ta rin natin ang expectation ng ex natin, ay talaga naman pong mas magiging panalo at mas magiging epektibo, mas ma-achieve po natin ang reconciliation po sa kanya. Mas magiging malinaw na babalik ang nararamdaman ng ex mo kung alimbawang makikita niya na tinutugunan mo ang apat na tanong na to in a very positive way, kapapong. Tandaan po natin na ang ex natin will always love to feel and observe, to know, mga kapatid, kung ano na ang nangyayari sa atin. Lastly po, mga kapapong, at huwag po natin kalimutan, importante na magkaroon ka ng impression sa ex mo. Huwag po natin hangarin na makakuha po ng malinaw na sagot, lalong-lalo na po na pareho kayong naguguluhan sa situation. Tandaan nga po natin na kailangan natin mag-iwan ng impression or to show your ex on how peaceful you are sa kasalukuyan. Papaano ka nakahanap ng positivity at peace nga po sa mga oras na to, ay magiging curiosity po sa kanya, mga kapatid, kung papaano kang gumiti, kung papaano mo na-achieve ang mga bagay na yan, kung papaano mo na-yakbang ang sarili mo despite of the pain, mga kapatid, will surely make your ex wonder at talaga naman pong pag-iisipan po niya ito ng malalim, kapatid. It's all about power, mga utol. At alam ng ex mo yan na nasa ilalim ka niya at talaga naman pong ang power niya sa iyo ay sobra-sobra. Kaya nga po nagkaroon siya ng confidence, mga utol. Kung ganito ang ipaparamdam natin plus time and space, ay siguradong magkakaroon ng pagbabago. Ganon din po ang mangyayari sa ex natin dahil magkakaroon siya ng immediate takeaway. Dito niya makikita, mga kapatid, ang halaga natin at unti-unti nga pong magkakaroon siya ng pagtingin, unti-unti nga pong maiisip niya na siya po ay nagkamali. Mostly kasi, mga utol, ay nangyayari ito pagkahalimbawang kayo ay biglang tumatalikod dun sa depression, lungkot, at epekto nga po ng breakup. Maraming salamat po sa inyong lahat. I hope na nakatulong po tayo dyan. Suportahan po natin, mga kapatid, yung mga YouTuber na Pilipino. At syempre po, alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming salamat po, Papong TV.